Starring Channel, SM Shablan. So, ngayon po ay araw ng Saturday. For today's video, guys, ang ibabahagi ko sa inyo, wala Tagalog na Tagalog. Ang i-share ko sa inyo, guys, ay ang limang uri ng nangungutang sa isang sari-sari store. So, ito, guys, ay base lang sa aking experience bilang isang sari-sari store owner. So, i-share ko sa inyo, guys, kung ano-ano yung mga kaugalian ng mangungutang sa isang sari-sari store. So, keep on watching! Guys, ito, may listahan ako dito at habang walang bumibili kanina ay naglilista ako ng mga tatabihin ko kasi mahirap kasi pati hindi ako naglilista kasi ako ay malilimutin. So, hindi sa utang guys ha. Tatabihin ko. So, ito guys. Una ay yung customer na good payer. Ano yung good payer? Yung magaling magbayad. Yung pag nagsabi na babayaran ko to sa Lunes, ayan. Pagdating ng Lunes ay babayaran ka agad. So, ayun. Yan ang masarap pa utangin. Yung maayos kausap. Yung pag nagsabi siya ng araw, babayaran niya talaga. So, ayun. Hindi madadala yung magpapautang sa kanya. Tapos, ang pangalawa naman ay... So, yung pangalawa naman, guys, ay yung tipo naman ng customer na sasabihin na, ganitong araw, ganitong date ako magbabayad. Pero ikaw naman, hintay ng hintay, pero wala namang dumadating. So, naranasan nyo ba yun, guys? Yung pag pinangakuan kayo, tapos hindi naman siya dumadating para magbayad. Tapos, hindi na siya gaanong magpapakita. Tapos, isang araw, darating na lang siya, at magbabayad naman. So, maganda naman yun. At nagbayad pa rin kahit medyo ligwak sa inyong pinag-usapan. Ang mahalaga ay nagbayad siya. So, meron din naman na talagang hindi na talaga nakakaalala ng kanyang utang. So, yun yung maganda. Na kahit nagpas na siya sa inyong pinag-usapan ay nagbabayad pa rin naman. So, ayun guys. So, yung pangatlo naman ay ito naman yung ano, yung bibili sa'yo pero laging kulang yung dalang pera. So, halimbawa, bumili ng sardinas. Ang sardinas ay 22. So, minsan kulang ng 2, kulang ng piso, ganun. So, sasabihin ay ibabalik na lang sa susunod niyang pagbili. Tapos yon minsan, dadaan siya, nakakalimutan na rin naman na niya, hindi naman na niya naaalala. Tapos minsan, bibili siya sa'yo, tapos bigla niyang maaalala na, ay, oo nga, may utang pa pala ako sa'yo na ganito, hindi ko na alala, siya, sakto lang ulit yung pera ko. Ayan. Bumili kasi sa'yo, halimbawa, bumili siya sa'yo ng itlog, sakto lang ulit yung pera, di ka na mababayaran. Tapos, hanggang sa dumaan na ang araw, nakakalimutan na. Mahirap yung pag, halimbawa, pagpapiso-piso, dos, ayun, nakakalimutan na. Pero pag naipon yun, ay, malaki na rin. Diba, guys? So, ang pang-apat naman, eto naman yung customer na feeling close sa'yo. Yung cashier, hindi mo naman tinatanong sa buhay, ay nag-o-open ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Kesa yung ganyan. Tapos ang ending, mangungutang lang pala sa'yo. So, ayun. Siyempre, ikaw naman ito, maaawa. No choice ka. Pauutangin mo. At yung last naman, ay yung panglima. Ito yung pinakamalupit, guys. Ito yung pinakamalupit. Matapos kang utangan, ay tila nagka-amnesia na. So, bakit ko nasabi na nagka-amnesia na? Nakalimot na ng kanyang utang. So, kahit liha, liho, ay hindi na siya nakakaalala. Hindi na siya lumalapit sa tindahan mo. Tapos makikita mo na lang sa iba na bumibili. Ayun, may daladala na siyang binili sa ibang tindahan. Tapos ikaw naman, patingin-tingin. Aboy, walang yan to. Hindi nagbabayad ng utang tapos sa iba bumibili. May mga ganun senaryo. So, nakakalungkot pa ganun. Nakakadalang pautangin yung mga ganun tao na hindi na nakakaalala ng kanilang utang matapos mong pautangin. Ang saklap, besh, matapos mong pautangin ay kinakalimutan ka na. At sa iba na sila bumibili. Ang masama pa nyo ay hindi na nagpapakita sa'yo. Ayan. Parang ayaw ka na niyang makita. Pero, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Malay mo naman, magbayad sila.
So, ayun guys. Sabi nga nila, habang buhay, may pag-asa. So, sa experience ko, kapag may sari-sari store ka din, may sari-sari store ka, kailangan mo ng mahabang-mahabang pasensya. Mahabang-mahabang pasensya, lalo na sa mga mutang. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na, na hindi sila magbayad. At kung hindi naman sila magbayad, na nila yun. Konsensya na nila yun. Sila naman ang magdadala nun. Hindi naman natin yun ipaghihirap. So, ayan. Pero ako ngayon, guys, hindi na ako gaano masyadong nagpapautang. Kumbaga, siguro, uutang siya. Tatanungin ko kung saan siya nakatira. Tapos, may limit. Hindi yung malaki-malaki. Ganun. Pero, natutuwa naman ako kasi dito sa subdivision, walang gaano nang utang dito. Kaya, napapaikot ko yung pumuna ng aking tindahan. So, nung una pa kaming may tindahan, maraming lalapit sa iyo na mangungutang. Kasi bago ka pa lang, syempre kailangan mo makisama dyan. Tapos, ayun, dati kasi wala akong alam. Marami na din akong na-experience dito sa aking sari-sari story na umutang sa akin na hindi na ako binalikan, hindi na ako binayaran. So, matagal na rin yung panahon. So, hindi na rin ako naasa kasi hindi ko alam kung nandito pa sila sa subdivision. So, bahala na sila. Sila naman ang magdadala na nila nun sa kanilang mga sari-sarili. So, lesson learned na lang sa akin. So, lahat naman tayo ay natututo palagi. So, kung na-experience nyo guys yung mga ganong senaryo, mga kagalong kaugalian na nangungupag sa inyo, sa inyong sari-sari store, ayan, sigurado makaka-relate kayo sa aking senior. At kung nagustuhan nyo po yung aking video, ay don't forget to like, share, and subscribe. So, thanks for watching. So, bago ko pala tapusin yung aking video, ay gusto ko pong i-shout out ang si Ma'am Selma Oletres, si Ma'am Rosana Barredo, si Sir Freddy Mel de Dios, si Pinoyski TV, tsaka sa Team Kasari, kay Madam ST, Rose Jeff 11, kay Dizel Dumdong, ayan, si Matisse Rubia 31 Vlogs, mega shout out si at JV TV, shout out kay Maricel Pabilyar, shout out sis, at sa Team Kasari, guys, kay kapatid Jos Official Vlog, sis Ann Amor, si kapatid Jim Hilario Vlog, si Nay Marian Santa Cruz Tejero, mega shout out po sa inyong lahat. Bye-bye. Thanks for watching. Then kay Nasangre Maylin Maningat, kay Sangri Shell Clarete, at saka kay Tayong Mga Meses, sina Christine Lucalhati Santos, Perly Formento, Janice Iberita Puluga, at saka kay Kinky Ribondo, kay Lian Duson, mega shout out. Bye-bye. Thanks for watching.